Public Service, DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay number one. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. At 2014, Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samut-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Ernie Flores at Rod Marcelino. Kakaiba, sari-sari, walang pinipiling oras at mas marami ang mga gawain ng Barangay Nutrition Scholar kumpara po sa karaniwang community volunteer worker. Pero sa kabila nito, sila po'y walang sweldo. Ngayong hapon, tutukan natin mga kasama muli ang tinaguriang frontliners sa paghahatid ng serbisyong pangnutrisyon at iba pang serbisyo sa barangay. Ang BNS, Bigay Todo sa Nutrisyon at Serbisyo. Dito po sa radyo mo, sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Ako po si Rod Marcelino. Magandang hapon mga kaibigan at mga kabarangay. Espesyal muling ating pagsanginihanda ng ating mahal na ninang po sa wastong nutrisyon at mabuting kalusugan, ang Executive Director ng National Nutrition Council, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Pero wala po sa ating piling ngayon si Ninang Asig Bernie. Nasa ibang bansa po para sa isang mahalagang pagpupulong sa nutrisyon. Pero wag ko kayong malungkot dahil itinagubilin niya tayo sa isa pa nating suki sa programang mabait at masayahing ninang. Sa larangan po naman ng pagpapalawag ng tamang impormasyon at kaalaman pang nutrisyon, ang hepe po ng Nutrition, Education and Information Division ng National Nutrition Council, si Ma'am Jovi Raval. Ma'am Jovi, magandang hapon. Magandang tanghali. Magandang hapon din sa iyo, Rod, at sa ating mga tagapakinig. Oh yes, Rod, pag-uusapan natin ngayong hapon ang tungkol sa mga barangay nutrition scholars na sa tingin ko ay yung mga tunay na bagong bayani sa ating barangay. Ayun, kung may bagong bayani po tayo, yung mga OFWs na nandun sa iba yung dagat, ito naman Ma'am Jovi, yung mga bagong bayani sa barangay. Alright. Ito yung second time, ma'am, if I remember right, na nag-focus ang radyo mo sa nutrisyon sa Barangay Nutrition Scholars. Oo, Rod. Madalas mabanggit yung mga BNS at ang kanilang bukas palad na paglilingkod kaugnay sa iba't ibang paksang tinatalakay natin. Kung matatandaan mo, Rod, sa episode 21 nung nakarang October, binigyan natin ng focus ang mga BNS sa topic na Barangay Nutrition Scholars, katuwang sa nutrisyon. Ngayon naman, ma'am, pag-uusapan natin ang naganap na at gaganapin pang Third National Conference of Barangay Nutrition Scholars. Oo, Rod. Kaya nga, ang pamagat ng ating episode ay BNS, Bigay Todo sa Nutrisyon at Serbisyo, na siya ding conference theme ngayong 2015. Nito lamang April 7 at 8 ay ginanap ang National BNS Conference sa NCR para sa mga BNS mula sa rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa, NCR at Bicol. At noong April 15 at 16 ay sa Vigan City naman, sa Heritage City ng Vigan, at dinaluhan naman ito naman ng mga BNS mula sa North Luzon o yung mga regions mula sa Regions 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region. So, magkakaroon pa, Rod, ng dalawang sub-conferences sa Cebu para sa Visayas Cluster sa darating na April 22 at 23. Sa General Santos City naman para sa Mindanao Cluster sa April 28 and 29. So, ang tinatayang humigit kumulang sa 4,000 BNS ang magtitipon-tipon para sa
kabuuang pulong na to. Ma'am Joby, ano po ba yung layunin ng 3rd BNS National Conference po? Ang magandang tanungin natin dyan at sumagot dyan, Rod, ay ang ating panauhing si Miss Jocelyn Lumaad, ang president ng Luz Vimin Barangay Nutrition Scholars Federation. Siya rin po ay BNS mula sa Davao City. At i-welcome natin si Miss Joy Lumaad sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Ma'am Joy, mayong utto. Tama ba? O, tama po. Ayun. Opo. Welcome po, Miss Joy. Thank you very much, Rod. Magaling tanghali din po sa'yo. Ayun. Patiin mo rin yung mga mahigit ilang 40,000 BNS nationwide. Tama na, nakikinig sa programa natin. Yun na nga eh, lahat na Barangay Nutrition Scholar of whole Philippines, galing po sa inyo sa Luz Vimin, Federation of Barangay Nutrition Scholar Incorporated. Binabati ko po lahat ang 42,000 more na BNS sa kalahatan sa buong Pilipinas po. Ayun. Ayan. Ganun na pala karami, Ma'am Jovi, no? Yung BNS. Oo, pero kulang pa rin yun kasi more than 44,000 ang ating BNS. May mga lugar pa rin, halimbawa sa ARMM na wala pang Barangay Nutrition Scholars. Okay, so diretso na po tayo sa ating talakayan. Miss Joy, ang una ko pong tanong, bakit regular na ginagawa po ang pambansang pulong ng Barangay Nutrition Scholars? Ito po ginagawa every 2 years at assembly. Nagkaroon din ng camaraderie of all the BNS na magkat-ipon-ipon at sa kaiba-ibang region po nagkikita. And then, they enjoy for it. Magkakaisa. Mm-hmm. Then, pakinggan din ang magiging sitwasyon at magagawa at anong nangyayari at bakit nagkaroon ng organisasyon ang Luz Vimin para sa kabuha, para sa kaayusan ng organisado na BNS para magiging maganda at magiging aktibo ang mga BNS sa kalahatan. Oo. Imagine mo nga naman kung meron kang more than 40,000 BNS, paano nga naman mag-uusap-usap yan? Okay. Ano naman, Miss Joy, ang rasyonale sa likod ng tema ng 3rd BNS Conference ngayon? Ito ay ang BNS, Bigay Todo sa Nutrisyon at Serbisyo. Ito po ang magiging maganda kasi ang BNS maging mahusay, epektibo ang Barangay Nutrition Scholar sa barangay at palawakin at karagdagan ng kaalaman ukol sa programa ng pangnutrisyon at pagpabutihin ang nutrisyon sa nasa kasakupan ng barangay sa kanilang area sa isa't isa sa buong Pilipinas po. So parang gusto natin na hindi lang basta-basta magserbisyo pero dapat bigay todo yung talaga. Pagbibigay ng serbisyo sa nutrisyon. Opo. Yan. Ano naman, Miss Joy, ang main agenda ng conference? Ano yung mga pinag-usapan dun sa dalawang nakaraang conference? Napag-usapan po na yung update ng Philippine Plan, Action Plan sa Nutrition 2015 to 2016. The review of the BNS program na kasi matagal na rin na hindi na nagiging popular yung 1569 dahil sa pag-amenda na ngayon, kasi natutulog po kasi for 38 years yung pag-amend sa ano. So ito, mas maganda at saka para maintindihan ng BNS kung ano talaga ang magiging maganda at atong husay ng BNS na pagdating sa larangan, mas lalo na ngayon na ito ngayon nagiging, magkaroon na kami ng Congress. Ito rin na magiging in the latest nutrition education, strategy and tools to promote healthier and diets among the others Filipino. Ayun, so maraming pinag-usapan kasi nga dalawang araw yung BNS conference. Yun lang nga eh. So parang ito ma-update yung ating mga BNS nung yes. Mga bagong polisiya at programa tungkol sa nutrisyon. At syempre, meron din daw, Miss Joy, na mga personality development session. Opo, meron po. Meron personality, may incentive ni Pinatas at saka yung secure and tenure of the BNS. Kasi yung ibang BNS sa ibang lugar, parang medyo hindi pa po masyadong popular. Kaya ito, isinusulong po namin ngayon na bigyan talaga ng pansin ang mga BNS ngayon. Mas lalo na ngayon, itodo na sa tema na lang, itodo ang serbisyo sa nutrisyon. Ito todo na talaga namin sa ngayon na ito na taon hanggang magiging malawak ulit at ng knowledge ng mga BNSs. Okay. Ano naman yung mga common concerns ng mga BNS na lumabas dun sa nagdaang dalawang conferences?
ang common concern po nila yung kailangan talaga yung incentive nila ipataas, at saka yung kasi nakikita natin paminsan nagiging political na din yung ibang business, kaya natatakot din sila. Mas lalo ngayon 2016 na. So ngayon 2016 mag-election, kaya takot sila na baka mawala sila sa kanilang posisyon, kasi maski naman volunteer sila, yung iba nag-honorarium lang ng 100 pesos o 500, pero nandyan sa puso ang pagtatrabaho nila. Magkano ba, Miss Joy, ang nakukuhang incentive ngayon ng BNS? Sa National Nutrition Council, kasi 100% na po binigay ngayon sa National Nutrition Council na magkaroon ng 30 pesos na incentive sa kalahatan ng business. Yun lang po, tulong po sa from National Nutrition Council. Iba din yung binibigay ng local government unit, at saka yung iba po na, meron kasing ibang... Yung 30 pesos kada buwan. Kada buwan po yun, kada buwan. So LGU, iba-iba rin. Iba-iba rin yun. Depende rin sa era ng barangay. Ang barangay, meron din binibigay. Meron din yung LGU. Kasi Munisipyo. Maswerte yung uban din na, maswerte yung iba na may barangay pa sila, then meron pa din silang provincial, meron pa din silang municipality. Kasi karamihan provincial, municipality, at saka may PhilHealth. Ayun. Pero ano pa yung ibang concerns ng mga BNS? Sabi natin, kulang yung kanilang, hindi sapat yung incentives na binibigay sa kanila dun sa ibang lugar. Bukod doon, Miss Joy, yung sinabi niyo yung dahil volunteer sila, pwede silang matanggal kapag nagbago halimbawa ang mayor o kapitan. Opo. Kaya gumawa po kami ng resolution na amindahan yung 1569 na hindi na po matatanggal yung BNS sa kampang kalahatan, at saka magiging permanent position na po sila sa kanang pagka BNS, at saka meron na sana silang minimum wage. Mm-hmm. Ito po yung tinutukoy ni Senator Bam Aquino ng dito sa NCR ng first day namin sa ang aming conference. Kaya natutuwa kami, at saka ang saya-saya ng BNS na ito na matutupad na yung gusto nila na mangyari. Kasi yung Senado, yung mismo si Senator mismo ang nagsabi sa amin, tutulong siya para lang ang BNS talagang hindi matatanggal, kasi yun at kitakutan ng mga BNS. Mas lalo na ngayon, mas lalong sumisikap ang BNS, mas lalong maraming award na naganap. Really, I believe all the BNS na may dumating na 36 years sa pagka-BNS. Pero yung puso nila nandyan pa rin. Yung iba hindi, nagsisimula na walang honorarium, may iba 50 pesos, ngayon iba may 100. Kaya parang nasa puso nila. Pero yung serbisyo hindi nagbabago. Hindi po, hindi nagbabago. Kasi nung nakaraang mga conferences kasi, ang National Nutrition Council nagbigay ng longest serving BNS dun sa mga BNS na may more than 30 years of continued service. Yes. You could just imagine, kahit volunteer, yes, mo po. Opo. Ang pinakamatagal ay 36 years. Minsan may uugod-ugod na, BNS pa rin. Nandun pa rin yung kanilang puso para sa serbisyo. Kasi no? Mahal din sila kanilang barangay captain. Kasi nakikita ng ibang barangay. Kasi karamihan din ng mga barangay captain, nakikita nila sa BNS kung gaano katodo yung ano nila. Uh-huh. No? Tapos pumupunta. Kasi sinabihan niya, pupunta kayo sa barangay ninyo. Pagtapos ng timbang ninyo, ito yung datos ninyo, ibigay nyo sa inyong barangay captain. Mm-mm. Para pag malaman nila na talagang ang BNS kumikilos. Kasi the journey of the servicing of the BNS is very long. Paminsan ang BNS may drama sa buhay. Ako alam ko talaga yung ano yung sitwasyon ng mga BNS, Ma'am Jovi, dahil dati naging isang kagawad, official din ako sa barangay, chairman ng Committee on Health, sakop ko yung kasama, kaakibat ko sa aking mga programa yung mga BNS. Kaya ako mismo ang nagsulong ng ordinansa sa aming barangay para taasan yung kanilang honoraria bilang konsuelo sa serbisyo at tulong na binibigay nila sa barangay namin. Oo, sana ron maraming kagaya mo na naiintindihan yung papel ng BNS sa barangay. Napakahalaga, napaka-importante po. Oo, so ayan, Miss Joy, ano naman yung naging tugon dun sa mga, during the conference, dun sa mga inihain na concerns ng BNS? Ito na, yung tugon nila, at saka ang nagiging masarap kasi magkaroon kami ng signature campaign about 48. So, lahat na BNS nag-a-attend, nag-signature campaign sila. And then, sabi ko rin ng mga president na doon sa iba-ibang region na itong signature campaign, gagawa tayo doon sa iba. Kasi may ibang BNS hindi kaya na pumunta na ano. Kasi because of the budget of the barangay. Hindi lahat naman talaga ang BNS. Kasi kung BNS talaga sa kabuuan,
ang laki-laki kasi it's 42,000 more. Kasi ang pagkakalam ko meron pang darating na BNS na magsiservisyo, mas lalo na ngayon na ipasang batas na po, i-amend na po yung 1569 tungkol doon sa taasan at saka yung magkaroon ng minimum wage na talaga ang BNS. Kami sa Los Bimin na organization, gagawin po namin hanggang saan makakaya namin sa aming term na pagdating ng panahon, mayroon na po talagang ano yung business na hindi na matatakot when times of political time. Rod, kasi nagpasa ng resolusyon ng mga BNS during the conference. Ang sa resolusyon nila ay maamienda sa higit na malapit man, ano yan? Agad-agad. Na maamienda yung PD 1569. Kaya naglahat sila nagpirma. Gawing priority yan. Yes. Opo. Dahil yun nga, dapat lang din Ma'am Jobi, no? Dahil kahit anong pilit, anong gawing paraan, kung may batas na sinasabi na hanggang dyan lang, wala pa rin magagawa yung kinaukulan. So dapat amyendahan talaga. Apo. Oo. So nako, talaga napaka challenge yung kanilang trabaho sa barangay, Ma'am, no? Pero and yet, sabi nga ni Ma'am Joy, yung ilan ganito lang ang kanila natatapos. I think yung pinakamaganda diyan sa pulong na dinidiscuss natin dahil na lalaman natin, Ma'am, no, kung ano yung mga hinay yung kanilang experience, yung kanilang mga opinion, yung mga gusto nilang iparating, no? Patungkol sa kanilang sitwasyon bilang BNS. Oo, Ron. Dito nagkakaroon ng boses sa mga BNS. Oo. Sa pamamagitan ng conference. Mga kaibigan, kung nais nyo pong magtanong, text lang po kayo sa 0921-431-1044 para sa smart users. 0927-650-6795 sa Globe naman. At sa mga gumagamit po ng Sun, 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. At kung gusto nyo pong pakinggan muli ang ating episode ngayon at yung mga nakaraang topics, dumalaw lang po sa www.youtube.com/radyomosanutrisyon. At pwede rin po tayong maging friends sa Facebook. Hanapin lang ang Radyo Mo sa Nutrisyon at i-click ang like at friends na tayo. O pwede rin nyo po kaming sundan sa www.twitter.com/radionutrisyon. Small letters po lahat yon. At i-add nyo na rin kami sa inyong circle sa Google+. Samantala, narito po ang ating nutrition word for the week, growth monitoring. Jovi? Ang growth monitoring ay ang regular na sinusukat ang timbang at taas ng isang bata upang maidokumento at masubaybayan ang kanyang growth o paglaki. So yung mga naitalang sukat ay iminamarka naman sa isang growth chart. Sa parang ito, natutukoy ang rate o bilis ng paglaki ng bata. Ang mabagal o sobrang labis na paglaki ay maaring mga hulugan ng problema sa nutrisyon o kalusugan ng isang bata. Well, maraming salamat, Ma'am Jobi. At mga kasama, ngayon naman, dumako po tayo sa ating text question of the day. Ang ating text question of the day, Rod. Opo, Ma'am. Ano ang tema ng BNS Third National Conference? Naku, ang dali. Tema lang po ang inihingi ni Ma'am Jovi para kayo ho'y magkaroon ng 100 pesos na cellphone load. Batiin ko muna ang ating ninang sa nutrisyon, si Ma'am Asig Bernie na nakikinig ngayon at pinapanood tayo sa ating streaming. Sabi pa niya, Rod, eto, ka-text ko ngayon. Hi, Ma'am Bernie. Hi, Asig. Oh, miss ako muna hello. Dito. Hello, Ma'am Bernie. Miss kayo namin rito. Ang chocolates. Hi, ang unang anim na magte-text po ng tamang sagot ay mananalo po ng tig 100 pesos na cellphone load. Text lang po inyong sagot sa ganitong format, ang full name space, address space, sagot at isend po sa 0908-579-6898. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang kampiyon ng 10 commandments. Mang Muy, caller sa line 1. Hello. Mang Muy,
Pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang 10 commandment, Mangmoy. Maging aktibo. Iwasan ang alak. Huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama. Magpalakas ng katawan. Maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer. Mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Welcome back, mga kabarangay. Ang ating pinag-uusapan ay ang sinasagawang 4-leg BNS 3rd National Conference at ang mga inaasahang bunga nito tungo sa mas epektibong paghahatid ng mga serbisyong nutrisyon sa bawat Filipino. Ang guest resource person natin ay si Ms. Jocelyn A. Lumaad, ang president ng Luzvimin BNS Federation Incorporated. Ayan. Ano yung mga tinalakay natin, Ms. Joy, sa pulong ukol sa updates sa BNS program? Ang tinalakay po namin sa updates sa BNS program na lahat na 42,000 more na BNS ngayon 2015 na magiging maganda ang magiging resulta sa pag-amend ng ginagawa namin ngayon para sa kabutihan ng BNS. Oh, kasi dun sa may ginawa kasing review ang National Nutrition Council noong BNS program at saka dun sa yung batas mismo yung PD 1569. Apo. So ano yung mga lumitaw na mga magandang panukala tungkol sa pag-amienda ng PD 1569, Ms. Joy? Ay nagkaroon na po ng review na yung BNS kailangan talaga na magiging high school din sila. At saka lumalawak yung role nila as a BNS. And then, kailangan talaga yung personality development talaga nila at the time na yung posture. And then, pagkaroon din ng scholarship sa kanila sa BNS, kung sakaling yung mama na hindi na po pwede, yung anak na po, doon ibibigay yung scholarship sa BNS. At saka, meron pa ding na ano ang i-amend yung ano na yung 1569 na kailangan talaga isang batas na hindi na talaga matatanggal ang BNS when time of politics. At saka mag-encourage din namin na mas mabuti yung Barangay Nutrition Scholar para magiging to be a national outstanding BNS. Kasi yun din ang dapat na meron na kung pwede lang na lahat na BNS na every area mayroong national outstanding BNS. Matagal yun, Ms. Joy. Yeah, matagal talaga yun. Kasi pero, bawat isang taon, isang National Outstanding BNS. 42,000 yan. Isa-isahin lang natin, isa-isahin. Ang gusto siguro natin ay parang National Outstanding BNS, ang BNS sa bawat barangay. Bawat barangay na meron talaga isa. Oo, nag-share din kasi yung dalawang National Outstanding BNS during the conference. Yung si Ms. Fanny Javier at si Ms. Felisa Giligan. Sila yung 2012 at 2013 National Outstanding BNS. So nag-share sila nung kanilang mga magagandang inisyatibo tungkol sa nutrition sa kanilang barangay. Opo. Kaya may mga ideya na din yung ibang BNS na ito pala yung ginawa nila. Kasi every 2 years na nagkaroon ng conference, meron pong outstanding BNS na nag-share kung ano yung discard nila sa barangay. Bakit nagiging outstanding sila? Anong ginagawa nila? Iba-iba kasi yung strategy ng BNS. Dahil sa kalawakan na ng BNS, ayun, marami na silang technique na maibigay para dun sa i-share nila kung tungkol dun pagdating ng conference. Okay. Pagkatapos nito pang dalawang conference, Ms. Joy, ano na yung mga susunod na hakbang ng Luzvimin Federation para isulong pa yung mga, para matugunan yung mga nakita ninyong mga issues and concerns ng BNS? After nung sa NCR kami, na Region 4A, 4B, NCR, and then Region 5, nagkaroon po kami at saka yung sa Bigan,
sinasabihan ko po sila na kasi yung ibang business hindi makarating dahil sa budget. Ang ibang barangay walang budget, then hindi talaga makikater na yung buong talagang region na ano, napupunta kasi kailangan talaga limited lang talaga ang ano. Sinabihan ko po yung mga president na kailangan mag-signature campaign tayo. Yung forma na ginawa nito kasi nagsisignature campaign kami during the conference. So pagdating sa barangay, pagdating sa area na hindi yung pumupunta yung business, magkaroon sila ng tipon-tipon sa kanilang region at doon isi-signature campaign at isang mumulat din namin yon yung paano nag-i-amend yung batas tungkol sa 1569, bakit nagkaroon ng signature, anong bakit, para saan yon, para kasi maraming nagtatanong din na business na hindi kasi nila alam na kasi wala sila sa conference at that time, pero yung doon na imungkahi namin yung mga president na pinagbigyan na namin ng task na gagawin nila, na i-explain nila kung bakit magkaroon ng signature campaign about it para din sa pangkalahatan na kabuhan ng aming organization. Oh, yung Rod, yung signature campaign na yon ay para dun sa BNS resolution na in-urge ang pamahalaan, particular na ang legislatura, ang mababang kapulungan, no, ang lower house of representatives po, at Senado, na isabatas na ang amended PD 1569 o yung batas sa BNS program. So mangangalap ang mga Luz Vimin Federation ng maraming higit pa sa milyon signatura para ito yung isang paraan na advokasya nila para maamyendahan ang PD 1569. Okay. Maraming salamat, Ms. Roy. Ms. Joy. Thank you very much, Ma'am Juby. So isinasagawa ngayong buwan ng Abril ang ikatlong National Conference ng Barangay Nutrition Scholars. Ang tema ng pagpupulong ay BNS, Bigay Todo sa Nutrisyon at Serbisyo. Dito, binibigyang diin ang hindi matatawarang papel ng BNS sa paghahatid ng wastong nutrisyon at mga kaugnay na serbisyo upang mas mapabuti ang kalagayang pangnutrisyon sa bawat individual at pamilya sa barangay. Layunin din ang pambansang pagpupulong na tuloy-tuloy na dagdagan at palawakin ang kaalaman ng BNS tungo sa mas epektibong paglaban sa malnutrisyon at pagpuksa sa gutom. Maraming salamat sa ating resource person sa araw na ito na si Ms. Jocelyn Lumaan, ang president ng Luz Vimin Barangay Nutrition Scholars Federation Incorporated. Maraming salamat po, Ms. Lumawad. At ano po yung mensahe nila sa lahat ng ating mga BNS sa buong kapuluan, sa buong bansa na nakikinig ngayon sa ating programa? Sa lahat ng mga BNS, please, ito po ang sasabihin ko sa inyo, wag tayong bibitaw para sa ating organization, tayo'y aangat pataas dahil ito na po ang dalawang hakbang, tatlong hakbang, magsisimula na tayo, magiging boom at bungacious na lahat ng mga BNSS. Sa lahat na hindi nakina sa TV, kasi yung iba kasi walang TV, radio lang talaga. Nakikiusap po ako, makinig kayo sa DZXL kasi nandun masama, maano mo talaga kung ano yung nutrition at ano yung mga may ibibigay sa mga BNS sa pangkalahatan. Sa lahat na BNS, magsama-sama tayong ikauunlad sa atin para sa ating bayan. Ayun, maging boom and bungacious. Bungacious. At hindi lang sa DZXL. High-tech na kasi, high-tech na kasi tayo ngayon, Sir Rod. Kaya paminsan yung BNS ano na, yung computerized na yung data nila pinibigay by USB na. Kasi yung National Nutrition Council, pinadagdag yung kaalaman din, especially yung OPT Plus, then marami ano, hindi na po yung malnourished, yung stunted, ganun pa rin po. Ayun, so talagang upgraded na. Maraming salamat po, Ms. Joy. Samantala, mga kasama, narito po ang ating mga winners sa ating text question of the day. Ang tanong kanina ni Ma'am Joby, ano po ang tema ng BNS 3rd National Conference? Ang sagot dyan ay BNS Bigay Todo sa Nutrisyon at Serbisyo. At eto, Ma'am Joby, ang ating mga lucky winners of 100 pesos na cellphone loan. Saan naman kaya galing? Abay nako. Yung nasa unang puesto, yung unang nanalo ng 100 pesos sa cellphone loan, abay galing pang Visayas, Barangay La Paz, Iloilo City. Wow! Congratulations to Gwen Ashele Lim.
Ang pangalan naman ay galing sa San Isidro, Talatag, Bukidnon. Mas malayo. Sa Mindanao. Ha? Si Isa Madriaga. Congratulations, Isa Madriaga. Ang pangatlo naman, ito dito na sa may bandang Luzon, ma'am. From Barangay, tama ba ito? Butuan, Calapan, Oriental, Mindoro. Malayo-layo din. Oo. Si Jane Kinsay, congratulations. Panalo ka ng 100 pesos na cellphone load. Ang pang-apat ay mula naman sa Barangay Villaflor, Carmen, Bohol. Visayas. Region 7. Congratulations to Joyce Maloles. Ang panglima ay mula naman, balik tayo dito sa Luzon, Barangay Tagumpay, Baco Oriental, Mindoro, kay Nessie Degala. Congratulations to you, Nessie. At yung ating last winner of 100 pesos na cellphone load, abay, balik tayo uli sa Mindanao. From Kidapawan, North Cotabato. Region 12. Congratulations to William Mortel. So yun po mga kasama ang ating lucky winners of 100 pesos na cellphone load. Congratulations po at salamat sa inyong pakikinig. At i-remind ko lang na pwede pa rin magpadala po ng tanong ang ating mga listeners tungkol po sa ating episode today. I-text lang po ang inyong mga tanong sa number na ito. So 0908-579-6898. At kahit wala na po tayo sa ere, abangan ang reply ng ating production team sa inyo pong mga tanong. Yan ang patuloy na serbisyong publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. At tandaan mga kasama dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Sa ngalan ng mahal nating Ninang sa Wastong Nutrisyon at Mabuting Kalusugan, Assistant Secretary of Health Bernie Flores, ako po ang inyong likod, Jovi Raval. Hello, Ma'am Bernie. Again, ano, Ma'am, yung chocolate. Nakatutong ngayon si Asing Bernie, ating Ninang sa Nutrisyon. Sa susunod na Sabado, siya na pong ating makakasama. Ako naman po, si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikan sa kalusugan at Wastong Nutrisyon dito sa Radyo Mo! Sa Nutrisyon! Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Radyo Mo sa Nutrisyon.